Isa po ako sa mga nakasama sa CAF. Actually, umpisa pa lang po, marami nang gawa ng kaaway. Nagkaroon po ng sira yung sasakyan. Kasi dalawang sasakyan po kami, isang Starex at isang Jeep po. Yung Starex po, almost full day na nasira siya. Na yung mga nakasakay doon, hindi nakatendang ng halos kalahati ng pitching or ano, lagpas ng pitching ng unang service. Pero sa awat habag naman ng Lord, nakarating pa rin sila ng safe and sound and super nag-iingat sa presensya ng Panginoon. Tsaka po yung experience mo dun sa camp na yun, talagang mapipil mo na kasama mo, katabi mo lang yung Lord, kaharap mo lang. Parang everywhere, kahit sa kalumingon, kasama mo siya. Kahit nga po nung matutulog na eh, nakapikit na ako, nakasmile pa ako. Diba? Tapos sabi ko, di ba po as a youth, meron tayong mga goals, dreams, tsaka meron tayong, meron mga gustong marating sa buhay in the future, di ba? Pero pag nandun ka po, yung feeling na parang pakiramdam mo, natapad mo na lahat yun. Yung parang wala ka na hahanapin pa sa buhay mo. Yung parang matutulog ka nang masasabi mo, Lord, pwede na po akong mawala kinabukasan. Kahit hindi na po ako magising, pero biglang may nag-click sa mind ko na nag-uumpisa pa lang. Kaya yun, sorry din ako sa Lord at sabi ko, sige po, sunod lang ako, Lord. Umpisa pa lang naman po pala to. Pero yung feeling na umpisa pa lang pero parang nasa dulo ka na, yung kaligayahan po, wala pong, hindi uncomparable po siya, tsaka indescribable, tsaka speechless. Speechless po yung magiging pakiramdam mo doon, pero hindi po halatang speechless ako. Ayun po, maraming salamat po. God be all the glory. Last week po, nung youth camp, nakaka-bless lang po kasi katulad nga po ng sabi ni Ate Joanna, na una pa lang po ang dami na pong nangyari. Nasiraan kami ng sasakyan, tapos nag-stay kami doon siguro mga 5 or 4 hours, ganun. Tapos ang init-init na, pero wala kaming magagawa kasi kailangan namin ng tent. Pero hindi naman nag-stop doon yung pag-show ni Lord kung gaano siya ka powerful. Kasi nung pagdating pa lang namin dun sa venue, edi lahat nag-service si Pastor J.I. nag-privilege. Tapos lahat talaga, as in, alam mo nakikinig. Kasi natapos noon, edi umulan pa ng malakas. Pero syempre first day, hindi kami close lahat. Pero lahat nagtulungan na iayos yung gamit, ilagay dun sa masisilungan, yung gano'n, nakaka-bless lang talaga. Pati yung araw-araw na kinakain namin, talagang pinabayad ni Lord kasi nakaka-bless sila Ate Yvonne, Ate Elma, Ate Evelyn na araw-araw gumigising ng maaga para magluto ng kakainin namin. So ayun, tunay nga na hindi kami pinigo ni Lord. Ang saya-saya, hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka-get over. Lalo na yung bonfire at saka yung mga activities nung youth camp. Kaya sayang yung mga di nakapunta. Ayun lang, thank you lang kay Lord kasi sobrang grateful ako kasi napatunayan ko na hindi ako nagkamali na dito ako may ministry nagpapatuloy na maglingkod kasi hindi niya talaga ako binibigo. Ayun lang. Yung camp po na nabe-bless po kasi nakasama po ako eh. Yun po yung first time kong makasama sa camp ng Kingdom. Tapos, nabe-bless lang po kasi actually noon pa po hindi ko po doon naranasan na malungkot. Tapos, hindi ko po doon naranasan na mag-isa kasi bawat po yun wala po kasi kami sariling mundo, lahat po talaga kami umaga pa lang po yun, masaya na po kami, nagbabatean. Tapos, ang kinadala ko lang po, yung kinasasaya ko po talaga na yung nag-camp po ko na hindi po ako inasma. Tapos, actually po dala po namin yung nebulizer ko po, pero sa awa po ng Diyos sa akin, hindi ko po siya nagamit. Tapos, kahit po natulog po kami sa tent namin
pagising namin ang daming tubig. Kasi pag ganun po, nalalamigan po yung likod ko. Yun, hindi ko rin po siya naranasan na, hindi ko po naramdaman na nagkasakit din po ko sa ganun. Tapos, na ano rin po ako sa mga tamburiner po. Kasi, kahit po sobrang ikit po nung buhangin, sayo lang din po sila na sayo. Yun lang.